Balance! Ha? Go na ba? Ah, naka-video na ba tayo? Ah, naka-video na. Okay. Lumabas ito nung ano? Mayo 19, pero ginawa nung April 10. Ayan, 2018. Ito daw yung bagong procedure. Pag kasi, sir, liwanagin ko lang ha, bakit importante sa mga taxpayer ito? Specifically, revenue memorandum order. Yung word na order, very important sa inyo kasi due process po yun. Hindi pwedeng magtrabaho ang mga BIR revenue officers kapag walang order. Tandaan nyo yan. So, naglalabas ang order ang BIR commissioner sa pamamagitan ng mga revenue memorandum order. Very, very controversial ito. Why? Basahin nyo yung bandang ibaba. Yung reminder letter daw ay hindi na ipatutupad. Diba? Nabasa nyo? Reminder letter. Paliwanag ko lang sa inyo yung Section 6 ng Tax Code. Okay? Nakasulat sa Section 6 na magbibigay sila ng Notice of Investigation. Okay? Sir, ano yung Notice of Investigation? Pagtungkol po sa LOA o yung pag-audit ng books of accounts mo, binibigyan ka ng BIR ng Letter of Authority. LOA po yon. Sa letter of authority, hindi agad-agad mag-iimbestiga ang BIR kasi binibigyan ka ng 10 days para mag-comply dun sa mga hinihingi nilang dokumento. Kaya ang tawag nila, i-assemble mo yung books of accounts mo, ha? I-assemble mo yung mga other accounting records mo, ha? Bigyan mo kami ng access sa books of accounts mo, ha? Bigyan mo kami ng access sa iyong accounting records. Yun po yung sa letter of authority. Hindi ka pinepuwersa. Hindi ka sinosurprise. Kasi po yung surprise, maraming natatakot, nagugulat, di ba? Ikaw nga, gulatin ka. Ang unang mangyayaring feeling mo, nagagalit ka. Bakit? Ginulat ka, di ba? Kahit sang lokasyon o situation, pag ginulat ka, ang una mo, magugulat ka, matatakot ka, magagalit ka sa pagkagulat. Ngayon, ito pong regulasyon na to na naiinis ho ako kasi tinatanggalan po tayo. Ang daming pwede ko lang pagsampalin isa-isa yan, sasampalin ko eh. Pag sinampal ko, kutusan ko, pok! Ang dami pong mga lawyers, CPAs, at ang maraming-marami, nakakasiguro ako, napakadaming matatalinong tao sa BIR. Sandali lang ho. Nakalimutan kong palitan yung date natin dito. Ang date po natin ngayon ay 20. Ayan. Oh, hindi makita. 20. Ayan. May 20 po ngayon. Importante ho yung date eh. Ba? Evidence ho kasi. So ngayon, tinanggalan, importante ho sa due process doctrine. Ang sinampal po tayo, eh, kabi-kabila sinampal tayo mga taxpayer, tinanggalan tayo ng due process, yung right natin sa due process. Dahil dito sa section 1 na to, ang tinanggal ay yung pong bill of rights nating mga taxpayer. Ano po yun? Ito po, dapat po bago kayo i-tax map ng BIR, bago kayo i-tax map, di ba? Yung mga ano ba yung tax mapping, Mr. Maestro? Paliwanag mo nga sa akin. Yung BIR kasi pupunta sa unannounced. Unannounced, uninvited. Pupunta yan sa ano mo, store mo. At pagkatapos ay kukuha ng mga kung ano-ano yung kung ikaw ay nagtitinda ng kakanin, kakainin yung kakanin mo, hindi ka babayaran. Takong dami niyan sa probinsya. Kung ikaw naman ay may resort, galing ako sa Siargao, ako po yung mga revenue officer doon, matutulog sa resort, libre yung hotel, libre yung room, libre yung amenities, pati pamilya kasama ha, pati pamilya.
Sana nakikinig yung mga matataas sa official sa BIR, imbestigahan ho yung mga yung RDO doon sa Siargao eh. At ano naman nangyari? Libre pagkain. At ang tax mapping sa Siargao at Surigao, tumatagal ng 3 oras. Diba? Ang saya-saya, piyesta, 3 araw. So ngayon, so pupunta yan sa iyo. At tititingin-tingin, tingin-tingin dito, tanong-tanong. Kumukuha ng impormasyon yan. Tanong-tanong. Yung mga tao tuloy sa sobrang takot, nagsasara ng mga tindahan. So pumunta ako ng Siargao. Ah, sa Surigao, nag-lecture ako about paano hahanap paano i-handle ng tama ang tax mapping. Okay? So sabi ko sa kanila, huwag kayong matakot. Kasi sabi ko, requirement sa BIR na mag-issue sila ng reminder letter before kayo i-tax map. So kung nag-issue sila ng day 1 ng reminder letter, hindi pa ho kayo tina-tax map sa day 1. Sabi kasi sa dating batas, pwede kayong i-tax map on the 14th day, 2 weeks after, nang bibigyan kayo ng reminder letter. So ngayon, hindi kayo pwedeng i-tax map on the 7th day. Hindi, bawal po yun eh. So on the 14th day or on the 15th day or forward. Ginawa ho nung bago nating RMO, tinanggal ho yung karapatan natin. So, masusurprise ka. Bakit kailangan isurprise ang tao? Bakit kailangan isurprise ang taxpayer? Ganito po kasi yun eh. Kapag lagi mo na lang ginugulat, tinatakot ang mga taxpayer, darating ang araw, hindi na magbabayad ng buwis yan. Darating ng araw, baka dumarating ka pa lang, sinashotgun ka na. Darating ang araw, mawawala ka sa mundo na hindi mo alam, nang hindi alam ng pamilya mo sa sobrang galit ng dami ng tao sa iyo. 'Di ba? Wala kang pakundangan, 'di ba? Ano nangyari sa kalikasan natin? 'Di ba? Nawawala dahil wala kang pakundangan gumamit ng kalikasan natin. Ganun din ang taxpayer. Resource 'yan eh, ha? Unlimited resource ng iyong income. Revenue mo yan eh. Bakit mo pinahihirapan? Bakit mo pinapatay? Bakit yung nagbibigay sa iyo ng pagkain, ng revenue, ang una-una mong sinasampal? Diba? Ito po ay violation ng due process. Dapat po pag nagta-tax mapping, meron ho yung abiso. Kahit ilang araw lang, may abiso. Dahil ang objective po ng tax mapping ay turuan ang tao. Ha? Turuan ang tao na mag-comply sa batas. Hindi huli ng huli. Di ba nakakainis ho yun? Huli ng huli? Ayusin ko nga ito. Hindi pantay. Hindi ako komportable. So, hindi rin ako komportable dito. Violation ho to ng Bill of Rights natin. Ito ang hinihiling ko sa lahat na nakikinig sa inyo. Magtulong-tulong ho tayo. Labanan ho natin yung kalapastangana na ginagawa sa atin ng mga BIR officials. Wala hong lalaban para sa atin. Hindi ho tayo tutulungan ng korte. Kasi government din yan eh. So gagastos ka ng malaki para makapunta ka ng korte. Pwede naman sa administrative level. Tulungan ninyo po ako. Kung gusto nyo pong tumulong sa taong bayan, pwede ho ba mag-request para itong video to ay makarating sa BIR o sa iba't ibang klase ng tao. Kopyahin nyo lang po yung link nito, tapos ipadala ho ninyo sa mga kaibigan nyo. Ganon din po sabihin nyo na padala niya sa mga kaibigan nila hanggang kumalat na po at ma-open ho yung kaisipan ng mas maraming Pilipino. Kasi bawal po yung tapakan ng ating constitutional right. Okay? O, sana po may natutunan kayo dito. At ang susunod kong topic, yung tungkol po sa termination letter. Kapag katapos kasing maglagay, magbayad ng buwis, ha, sa deficiency tax, yung formal assessment notice, formal letter of demand, at saka yung final assessment notice, pagkatapos maglagay, magbayad ng deficiency tax.
ha? Eh, kung hindi naman sagad hanggang bone marrow yung kalaspastangana ng mga BIR dyan, eh meron ho kayong obligasyon na bigyan ng ATCA at saka ng TL yung ating mga nagbayad na mga taxpayers. So, didiscuss ko po yung ATCA at TL sa susunod na video. Panoorin po ninyo ha at i-share din po ninyo kung maaari lang po sa mas maraming taxpayer. Hanggang sa muli, huwag niyo kalimutan yung susunod kong video. Eto na ha! Let's balance the team! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, ayo at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga tinraining ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, bubarahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU,
sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, ha, dun sa available entry. Ayan. Ganon din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, no? Makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may oplan kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigation, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, naka-plus sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English. Okay na ho yan kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho. Kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.